Hi mga kadaks, estimo mga kadencho, it's me again, si Dencho ang yung likod na bisayang dako at ako naman ay nagbabalik upang ibahagi sa inyo ang makabuluhang nagawa namin ngayong araw na to sa ating kalikasan dito sa Saudi Arabia. Sa vlog natin ngayon, makakasama natin ang ilan sa mga aspiring Filipino vlogger dito sa Saudi Arabia. Say hi to Mark Los Santos and say hello to Team Dial Adventure. High five, Raymond Lavenia. Glenn Praga is in the house at ang promoter ng grupong walang iba ang nag-iisang Raymond Lopez at your service. Layunin ng grupo ang clean up drive at ibahagi sa lahat ang kahalagahan ng tunay na kalinisan at pagpapahalaga sa ating kalikasan, kahit pa hindi natin ito sariling bansa. Kilala natin ang Saudi Arabia sa mga naglalakihang mga bundok, nakakamanghang mga rock formation at nagagandahang tourist destination. Hidden Valley, Reed Sun, Heat Cave, Edge of the World ay isa lang yan sa mga magagandang puntahan at pasyalan ng ating mga kababayan at mga expat dito sa Saudi Arabia. At una na ngang napuntahan ng grupo ang Hidden Valley para mag-clean up drive. Next spot, Heat Cave, at for this time marami na kami. Ang Heat Cave ay isa sa mga nangunguna sa listahan ng ilan sa ating mga kababayan na puntahan during weekend o holiday season. Ang Heat Cave ay isang likas na yungib na matatagpuan sa 30 kilometro sa may timog na silangan ng Riyadh malapit sa Al-Kharj, Saudi Arabia. Naglalaman ang yungib ng maraming mga sinkhole o pagkalubog ng lupa na siyang dahilan sa paglitaw ng malinis at malamig na tubig sa kailaliman na matatanaw sa may ibabaw ng kuweba. Sa tinatagal-tagal na panahong mula nang ako'y makabalik dito ay tila nagbago na ang pagtanggap at kagalakan ng lugar na ito sa mga tao. Ramdam ko na parabang may malungkot na pwersang matatanaw mo sa buong paligid ng bundok na tila ba'y hindi mo ramdam ang kagalakan sa puso mo ang makarating ulit dito. At nang masilayan ko na ang maliit na gusaling ito ay nagpapaalala sa akin na dito na, andito na kami, ang tanda ng sa wakas kami nakarating na. Ang tambayan, silungan at kwentuhang nabuo sa loob ng gusaling ito. Ngunit, kapansin-pansin rin ang mga maraming mga bandalismong iniwan ng mga nagsipuntahan dito. Bagamat hindi pa rin nagbago ang porma ng bundok at ang kulay nitong matatanaw sa kabuuan ay pansin mo naman ang mga basurang nagkalat kahit saan. Basurang naiipon sa matagal na panahon. Kahit nasa mataas na parte ng lupa at bato ay matatanaw mo ang mga tinatapong mga basurang galing sa tao. Kahit nasa parte na ito ay dapat sana ay magandang bubungad sa pagbaba mo ay di nila pinalampas. Mga bandalismong di kaaya-ayang tingnan. For the purpose, nilang kami basta-basta lang namamasyal. Kami po ay gagawa ng isang napakagandang gawain na
nakatulong sa ating kaligtasan. Pupulutin natin yung mga basurang naiwan ng ating mga kababayan na nagsipuntahan dito tuwing weekend. Ayan, kasama ko yung mga isa sa mga inspiring vlogger dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So ayan sa likod ko. Tapos yung iba nasa una na. Ikot natin. Nakakalungkot lang na pagmasdan na puro mga basura ang bubungad sa iyo at ang mag-welcome sa iyo. Mula dito sa taas ay makikita mo na ang nakabaya ang dati magandang lugar na ito. Ang dati puno ng buhay, ngayon ay nababalot na lang ng katahimikan. At puro basura na lang ang iyong madadatnan, mga basurang naiipon sa matagal na panahon. Buti ng tubig, basyo ng soft drinks, mga plastic, mga gamit pang ihaw, mga face mask at marami pang iba. Iniwan o. May kumot pa. Maamoy mo rin mula sa taas ang masangsang na amoy na galing sa tubig. Ang mga bakas na naiwang mga gamit, panligo at mga sagsilutang ang mga basurang itinapon ng mga responsableng turistang pumupunta dito. Ang nooy malinis na tubig ay ngayon sobrang dumi na at nilulumot pa. Ang dati pugad ng mga ibon at paniki ay ngayon nababalot na lang ng katahimikan. Kapansin-pansin ang mga maduming bula na lumulutang sa tubig na di kaayayang tingnan at liguan. So, umpisahan na ng laban. Sinelas. Tabi-tabi po. Kuya Glenn. Ano, kamusta ka dyan? Marami ka na kuha. Nakakatapot guys pag ito ang gumigay sa taas. Ayan. Nakakatapot dun kami sa dulog galing mo. Ang dulong ba yun? Diba? Ano, kaya pa? Ang dati puno ng buhay, ang lugar na dating tagpuan ng mga masasayang alaala, mga tawanan, halakhakan at pagkakaibigan, ang lugar na dati nagbigay at nagpuno ng kasiyahan sa malungkot nating buhay na malayo sa pamilya. Ang lugar na minsan sa atin nagpapaalala na tayo'y nakapunta na sa bansang Saudi Arabia. May babalik pa ba kaya ang angki nitong ganda? Pagkatapos ng nakakapagod na akyat baba upang maglinis ay pahinga muna. Pintuhan muna. At pansin ko sa kanilang mga saya ng walang kapantay na mayroon kaming nagawa upang kahit papaano ay bumalik itong lugar na ito sa dating ganda at sigla. Masaya ng umagang ito, but at the same time, nakakalungkot kasi yung in-expect namin madadatnan namin today is masaya, maganda, malinis. Pero unfortunately, puno ng basura, maduming tubig, masangsang na amoy ng tubig, which is hindi nakakasaya, hindi nakakatuwa. So, kapoy kaayo.
daming dumi kanina na nilinis namin. So, today, we're ang drive naman kasi talaga is maglinis. So, we're expecting na may nilinisin talaga kami. But, we never expected na ganun kalala yung sitwasyon ngayon dito sa heat tape. So, balak sana namin mag-distress, pero parang nakaka-stress talaga na makita yung idea na isang tourist destination is now at our side. So, ngayon po, itong mga kasama ko, just imagine, aning, ito, walo, kasama ang pamilya ni Kuwemin. Tignan nyo na lang yung apat or more than four trash bags na naipon namin. What more yung magagawa natin dito, lahat ng OFW dito, so magtutulong-tulongan tayo. Yung experience ngayon ay experience na hindi ko naman in-expect dahil akala ko din ay tulad ng mga napanood ko, ay isa nga siyang tourist destination na pwede mag-swimming at yun nga, ibang ginawang pag-swimming ang ginawa natin. Lumangoy kami sa basura, ganong karami. Lumangoy sa basura at lumangoy din sa pawis. Ganong karami yung basura at baka ituloy pa namin dito kasi hanggang dito sa taas. Hindi lang dun sa baba ay punong-puno ng basura dito. So nakakadismaya kasi yung tubig na dating malinaw, pwede mong paliguan ngayon hindi na. Tama. Ngayon, as in, hindi ka na makakaligo. Unless pag nag-overheat, hindi na sabay yung... So, sa mga pupunta dito, sana magiging responsible po tayo na huwag tayo mag-ingon ng basura. Noong araw kasi, noon kasi talaga maganda yung daan ng pababa. Ngayon parang kumuhuni yung mga bato. Tapos mas nadagdagan yung mga bato sa ilalim ng tubig. Unlike before na talagang sobrang linaw, parang bati siya sa sobrang linaw na talagang daming nakakaligo. Yung pag-akyat ko kanina at pagbaba, walang hirap sa akin yun eh. Kaso ang hirap sa pag-akyat, kasi hinika ako. Kaya medyo na tigil yung paglilinis namin for a while. Pero pagtuloy-tuloy pa rin. So at least hindi man namin naubos yung basura sa ginawa namin ngayong araw at may nagawa kami. So yun yung importante. Sana ay sa pamamagitan ng aming simpleng nagawa ay magbubukas sa ating isipan ang kahalagahan ng ating kalikasan na maproteksyonan at mapanatili natin ang ganda kahit pa hindi natin ito sariling bansa. Maraming salamat sa buong grupo na nagkaisa sa iisang layunin. Ang kasiyahan, katuwaan, biruan at tulungan ay nabuo sa iisang layunin. Maraming salamat sa bagong masayang samahang nabuo na minsan ay kami nakatulong sa ating kalikasan kahit hindi man sarili nating bayan. Hanggang sa muli po, ako po si Benchok. Have a nice day.